Hello mga guys, welcome to my YouTube channel Hermo Tech. Asa ngayon mayroon tayong 32 inch na InVision LED TV. Ang complaint dito ay wala raw siyang power. Pinatingnan na raw niya to, may ibang technician ang tumingin dito kaya lang wala raw silang pamalit na parts dito kaya hindi siya nagawa. Ngayon dinala niya sa akin para patingnan kung mariremedyuhan pa. Ngayon, yan ang solusyonan natin mga guys. At bago natin buksan, ay ipa-plug muna natin. Titingnan natin kung wala ba siya talagang power. Yan, clean-ag ko na. Ayan, wala nga siyang power kasi yung screen niya rito, hindi man lang na umiilaw yung pula. Dapat may pula dito eh. Ngayon, wala talaga siyang power. Ang gagawin natin ay bubuksan na. Sa mga ganitong case kasi, ang sira nito kadalasan yung mainboard niya. Baka sira yung power supply o kaya may shorted. Ngayon, yun ang gagawin natin. Ngayon, babaliktarin na natin yung TV. At bubuksan na. Ayan, bubuksan na natin yung medyo, yung ibang tornilyo. Hindi na niya binalik. Kunti na lang ang mga tornilyo niya. Maganda nga yan para madali na mabuksan. Ayan. Karamihan talaga sa mga ganito, madali lang talaga masira. Di kagaya nung araw yung TV natin na picture-tube, medyo tumatagal pa. Ngayon, maswerte ka kung umabot ng isang taon, hindi pa siya nasira. Karamihan mga branded, medyo matagal. Lalo ito, hindi ito branded eh. Ayan. Ayan, hindi na nakaplug yung mga ano niya. Ngayon, tatanggalin natin itong switch niya. Ayan. Ayan, karamihan dito, check natin to isa-isa. Itong mainboard niya, kailangan ma-check natin dito sa mga diode kung may supply siyang lumalabas o baka may shortage siya. Ngayon ang gagawin natin dito ay ititest natin. Tatanggalin ko muna sa ano. Ayan, tanggalin natin sa pagka-screw. Tsaka parang mayroon ako nitong ano eh, board na ganito eh. Sa mga viewers ko pala, baka kailangan nyo ng board, i-message nyo lang sa akin yung model number. Baka mayroon ako dito. Kasi marami ako tambak na rito yung mga board ko eh. Galing to sa mga pasag na TV sa Jiangxiap. Ngayon binili ko para pag may nasira, mayroon kagad akong pamalit. Ayan. Tanggalin muna natin sa sakit to. Ayan. Check natin yung mga diode. Good naman siya. Ayan. Ayan, good. Check natin yung filter kung may shorted. Ayan. Ayan, wala naman siyang shorted ah. Subukan natin i-plug uli. Plug natin. Ayan, naka-plug na. Ngayon, testirin natin yung hot capacitor kung may voltage.
Baka mamaya nag-busted lang yung fuse niya. Ayan, mayroon siya. Ngayon sa secondary niya, ground natin yung isa. Ayan, wala siya, 0 ohms siya. Walang lumalabas dito sa secondary. Ang problema kasi pag mga ganito, minsan dito sa MOSFET eh. Sa MOSFET niya, sa drive. Ngayon, subukan natin i-convert ito sa VCU module. Tingnan natin kung obra yung ganitong klase. Ayan, natanggal ko na yung kanyang MOSFET. Bali, sa pag-analyze ko dito, good ang ating MOSFET. Ang maaaring may problem dito, itong kanyang mga drive. Itong sa mga IC na itong maliliit. Ngayon, hindi na natin gagalawin to dahil masyadong maliliit. Ngayon, ito na lang ang gagamitin natin, yung power module. Pwede rin naman ito eh, hanggang ano to eh. Teka, tingnan natin Miguel. Alam ko, hanggang 60 inches, 14, hanggang 60 inches siya. Kaya ito, 32 lang, kayang-kaya niya ito. Susubukan lang natin kung ano, kung pwede siya. Pero pagka hindi pwede, sayang naman kasi itong board nito eh. Pero base sa pag-test ko dito, wala naman siyang shortage sa secondary. So ang malamang na problema dito talaga sa primary. Kasi kung may shortage dito, maaring good yung ating primary. Wala namang shortage dito eh. Ngayon, kung hindi ito magagawa itong board nito, mayroon akong reserbang board na ganito, Envision. Kaya susubukan lang muna natin. Ngayon, ikukunik na natin to. Bali, iangat natin tong coupler para hindi na tayo gumamit ng itong trimmer nya. Para dito na natin ikunik sa kabilang coupler. Pwede rin namang hindi natin iangat to. Ito lang gagamitin. Gagamit tayo dito. Pero mas maganda yung automatic na. Subukan din natin alisin yun. 3 and 4 lang naman ang kailangang ihang dito eh. Ngayon, umpisa na natin. Ihang natin tong 3 and 4. Tapos ikukunik natin dito sa 3 and 4 din sa kabila. Ihang din natin yan. Yan. Jumay na itong aking panghinang na. Yan. Nahang ko na siya. Yan. 3 and 4. Yung pin ng 3 and 4. Ngayon, hinang ko na rin itong 3 and 4 na coupler. Bali, ang pag-ano nito, mayroon ditong bilog na sign. Ibig sabihin niyan yan ang number 1. 1, 2, 3, 4. 3 and 4, ihang natin. Tapos, kunik natin ng wire. Yan. Mabuti nga ngayon, may nabibili ng ganito. Hindi na kailangan mag-repair pa ng ano, power supply. Dati kasi wala eh. Ah, sa mga viewers ko pala, pasinsya na kayo. Ngayon lang ako naka-vlog eh. Kasi busy talaga ako halos sa buwan. Kaya medyo natigil yung aking pagbablog. Yung mga comment nyo, pasinsya na, hindi ko palaga talaga pa masagot kasi nga busy pa ako. Pero sasagutin ko lahat yan. Ayan na, may wire na siya. Tapos, ikukunik din natin itong 3 and 4 na pin dito sa kabila, sa power module natin, sa 3 and 4 din. Yan. Yung 3 and 4 dito, may bilog din siya. So, ang 4 dito ay nandito sa may dito sa side nito. Ngayon, tatanggalan natin ng pinaka inang niya.
Ayan na, kunin ko na yung dalawang terminal. Bali ito, 3 and 4. 3. Ito yung number 3. 4 yung kabila. Tapos dito rin siya sa 3 and 4. Yan. Makikita mo naman dito kung nasaan ang 4 kasi nga may sign yung ating coupler. Ayan o, yung parang pinakabilog. Kung makikita nyo may pinakabilog siya, yan ang number 1, 2, 3, 4. Yan. Okay, tuloyin natin. Tapos itong ating kulay pula, dito ito sa parang kulektor ng ano, kung sa transistor, kulektor. Tapos itong ating ano, itim, dito ito sa hot capacitor, yung sa negative. Inik natin dito. Yan. Tapos itong ating, teka, ano natin, linisin natin para madaling kumapit yung ating soldering lead. Yan, dito siya, yung kulay pula. Ayan yung kulay red, naikunin ko na. Tapos itong ating ano, yung sa secondary, itong dilaw at saka yellow. Itong yellow natin ay sa positive ng secondary. Itong ating yellow ay sa positive ng secondary. Yan, dyan siya. Tapos blue, ito yung ating negative. Buti may bakante rito. Yan. Yan, tibay na. Tapos tanggalin natin itong ating MOSFET. Tapos dito natin i-bubolt yung ating MOSFET na sa power module. Yan. Ito. Yan. Ayan, i-bolt ko na siya. Nandito na. Kompleto na yung ating koneksyon. Bali, hindi na tayo mag-adjust dito sa trimmer. Kasi na kinunik natin yung auto coupler, hinang na natin, ngayon automatic na yan. Siya na ang magdadala kung ilang boltahe ang ilalabas niya rito sa secondary. Yan. Tapos ang gagawin natin ay ititest na natin. Yan. Tapos kukuha tayo ng tester. Ayan, ititest na natin. Titingnan muna natin kung baka mamaya may mga tingga rito ang naiwan. Nag-shorted yung ating mainboard. Ayun, wala naman. Ayan, kaplag na natin. Sana umuwi ito. Tapos ititest natin kung may bultahe na. Ayan, kaplag ko na. Ayan, nakaplag na. Ngayon, test natin yung secondary kung may bultahe na. Ayan. Ayan. Draw natin yung isa. Tapos test natin dito sa diode. Ayan, mayroon na siyang 12.7. Itong isa, inverter ito, 56. Ayan, may supply na siya. Yan. Ang gagawin natin ay ibabalik na natin yung mga terminal. Tatanggalin ko muna sa saksakan.
balik na natin yung mga tinanggal para masubukan na. May power na siya eh. Sana yan lang ang naging problema. Kasi kung may sira pang iba yan, obligado ako magpalit ng mainboard. Pero palagay ko wala na eh. Kasi kung ano yan, kung may sira, hindi na dapat nagkaroon ng power yan eh. Based sa experience ko ganyan eh. Wala naman siyang sorted eh. Yan. Balik na natin yung mga tinanggal. Tapos tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Yan. Tapos yung kanyang switch. Tanggalin muna natin dito sa chassis. Ayan, naibalik ko na lahat ng mga connection niya. Nandito na yung connection sa papunta sa ating tiko, nandito na rin yung sa switch. Yan, pati sa backlight nandito na. Tapos andito na rin sa tiko niya, nakakunik na. Ngayon, ang gagawin natin ay ititest na. Ayan, medyo baliktad lang siya. Ayan yung kanyang pangalan, Invision, medyo baliktad. Ito yung kanyang switch. Saka lang natin isauli yung switch pagka natesting natin na gumagana na. Ipa-plug mo na. Ayan, naka-plug na. Kung napapansin nyo, nag-red light na siya. Kanina wala yan eh. Ibig sabihin may power na siya. Ngayon, ipipress natin yung power. Ayan, nag-activate na siya. Ayan, mayroon na siyang Invision. Ayan, ibig sabihin good na yung ating ano, yung ating LCD TV. So ganyan lang mga guys yung pag-convert sa ating ano, yung sa ating module. Katatanggalin ko muna. Ganyan lang yung ano niya, yung blue at saka yung dilaw. Dito lang sa secondary positive yung yellow, tapos negative yung blue. Tapos ito ating coupler, para hindi na tayo nag-adjust dito, automatic na siya. Ayan, ihang nyo lang yung 3 and 4. Tapos maglagay kayo ng wire, ayan. Tapos i-connect rin dito sa 3 and 4. Nakahang yung terminal, ayan, ayan, ayan. Ayan, nakahang yan. Tapos i-connect nyo rito. Tapos yung positive, nandito na rin sa yung pinaka-collector niya. Kung sa transistor, collector siya. Yung papunta sa ating primary ng transformer. Tapos yung ating negative, yung itim, dito sa negative. So ayan lang mga guys, at sana nakatulong ako sa inyo. At maraming salamat sa inyong panonood. And please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Maraming salamat. Thank you.